Mga ginigiliw naming taga-subaybay, kumusta na po kayo? Muli pong suma sa inyo ang programang Ang Iglesia Ni Cristo. Sa gagawin nating pagtalakay ngayon ay muli po nating makakasama ang kapatid na Leo Pidlawan. Maraming salamat kapatid na Jello. Apo. Mga kaibigan, sana po ay samahan po ninyo kami sa kabuuan ng gagawin po naming pagtalakay. Binabati po namin ang mga kapatid sa lokal po ng Aritao na nasa distrito po ng Nueva Vizcaya. Sila po ay nagdiriwang ng kanilang 79 na taon ng pagkakatatag ng kanilang lokal. Happy anniversary po mga kapatid at maligayang panonood po. Mga mahal na kaibigan, sa episode pong ito ay aalamin po natin sa pamamagitan ng Biblia kung ano-ano ang pananagutan ng mga ama at ina o ng mag-asawa sa ikapananatiling matatag ng kanilang sambahayan. At mahalaga po na ngayon pa lang ay matutunan na ito ng mga lulusok sa buhay may asawa. Tama po, kapatid na Jello. At ito nga po, mga kaibigan, ay kaugnay doon sa episode namin sa nakaraan na may paksang ang ikatatatag ng pagsasama ng mag-asawa. Sa pagkakataon namang ito ay ituturo po sa atin ang Biblia, lalo na sa mga nagnanais ng lumusong sa buhay may asawa, kung ano po ang mga pananagutan ng mag-asawa upang magkaroon ng matatag na sambahayan. Mga kaibigan, mula po nang itatag ng ating Panginoon Diyos ang pag-aasawa ng mga taong nilalang niya, ay kalakip na nito ang pananagutan ng bawat lalaki at babaeng mag-asawa na mapanatili ang katatagan ng pamilyang magiging bunga ng kanilang pagsasama. Kaya kapatid na Leo, itanong po natin sa Biblia, ano-ano po ba yung mga pananagutang ito na dapat tugunan ng ama at ina sa kanila pong sariling tahanan? Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan, dito po sa Unang Timoteo. Sa 5 at 8, ganito po ang pahayag. Ngunit sino mang hindi sumusustento sa sarili niyang mga kamag-anak kapag sila'y nangangailangan at lalo na sa sarili niyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalatayang Kristiyano, masahol pa siya sa isang pagano. Mga kaibigan, ito po ang isa sa mga pangunahing dapat matugunan ng mga magulang, lalo na po ng mga ama, ang sustentuhan ang kanilang sariling pamilya. At kung ito po ay hindi matutugunan, ay ikapapahamak po pagdating ng araw ng paghukom. Kapatid na Leo, sino po ba yung hindi sumusustento o hindi po nagpo-provide sa sarili niyang pamilya? Dito pa rin po sa Unang Timoteo 5:8. Subalit, dito po sa isang sali ng Biblia, ay ganito po ang ating mababasa. Ang sino mang pabaya sa kanyang mga kamag-anakan, lalo na sa kanyang mga kasambahay, ay tumalikod na sa pananampalataya at siya ay masahol pa sa isang walang pananampalataya. Mga kaibigan, ang sabi po sa saling ito ng Biblia, ang sino mang pabaya, lalo na sa kanyang mga kasambahay o pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at siya ay masahol pa sa isang walang pananampalataya. Kaya nga po, mali at masama na pabayaan o abandonahin ng isang ama ang kanyang mag-iina o kaya ay ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kapatid na Leo, paano po kaya masusustentuhan o maipoprovide ng mga magulang yung mga pangangailangan po ng kanilang pamilya, lalo na po nung ama, sapagkat ang ama po ang pangunahing nananagot nito? Pakinggan natin mga kaibigan ang nakasulat po dito naman sa Efeso. Sa 4:28, ganito po ang pahayag. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Mga kaibigan, dahil po sa malabis na kahirapan ng buhay ngayon, ay mayroong mga ina na tumutulong na rin po sa kanyang asawa sa paghahanap buhay, batay po sa kanilang napagkasunduan. Subalit tulad nga po ng aral ng Biblia, ay pangunahin na pananagutan ng ama ng sambahayan na magbigay ng pangangailangan para sa kanyang pamilya. Siya po ang main provider, ang ama ng sambahayan. Patungkol po sa bagay na yan, kapatid na Leo, ano po ang katangian na dapat taglayin ng mga ama ng sambahayan?
dapat po ay maging masipag siya sa pagtatrabaho. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Kaya mga kaibigan, hindi po mabuti na mula sa masamang gawain, katulad nga ng pagnanakaw, yung itutustos sa mga nangangailangan. Kapatid na Leo, sino-sino po yung tinutukoy na nangangailangan na natutulungan kapag ka po nagtatrabaho ng marangal ang ama o yung mga magulang? Pangunahin na, kapatid na Jello at mga kaibigan, yung kanyang sariling pamilya. At ano-ano po ba, mga kaibigan, ang pangangailangang natutugunan kapag ka naghahanap buhay ang mga magulang? Ang kanilang pagkain, pananamit, maayos na tirahan, at ang pag-aaral ng mga anak, at maging ang mga obligasyon o bayarin sa bahay. Kaya dapat pong sikapin ng mga ama o ng mga magulang na makapagtrabaho po ng marangal at ng may kasipagan. Ngunit ano po ang dapat na tiyakin na uri ng hanap buhay, kapatid na Leo? Ang sabi sa Biblia ay marangal. Kaya wala pong nilalabag na batas ng Panginoon Diyos at batas ng tao. Hindi po nagnanakaw o kaya ay nandaraya ng kapwa, sapagkat yun ay ipinagbabawal po ng ating Panginoon Diyos. Pero sapat na po ba, kapatid na Leo, na naipoprovide o naibibigay ng ama o ng mga magulang yung pangangailangang material o kaya yung pangangailangang pinansyal ng kanyang pamilya o sambahayan? Abangan po ninyo at yan naman po ang aming ipaglilingkod sa inyo sa amin pong pagbabalik. Samantala ay panoorin po muna natin ito. Magulang ko po, lagi po kaming pinapayuhan noon na napakahalaga po talaga ng edukasyon. Mula pa lang po sa pagkabata po namin ay pinapayuhan na po kaming mag-aral ng mabuti. At ito po ay bigyan ng mataas na pagpapahalaga. Nung bata po ako, siguro 6 years old, hindi ko po talaga makalimutan yung pinanalangin ko po na sabi ko sa ama, sana po every year po makakuha po ako ng medal. So every year po talaga noon hanggang nagtapos po ako ng college, nakakakuha po ako ng medal. Naging working student din po ako. Pinagsikapan ko po talaga na makatapos po ng pag-aaral. Pinagsikapan ko po talagang makagraduate para po magkaroon po ako ng mabuting kapalaran. At sa tulong po at awa ng Panginoong Diyos, ay ako naman po nagkaroon po ng 2 kurso. Napakasaya po nung nagtapos po ako dahil yung effort po ng mga magulang ko ay nagbunga po talaga. Noon pa man po ay nababalitaan ko na maganda po ang opportunity po dito sa Dubai at sa tindi po ng kompetisyon ngayon, kailangan po talaga na magtapos po tayo sa pag-aaral. Nung ako po ay dumating sa Dubai, talagang na-amaze po ako. Napakagandang city, kaya po naisip ko po na mamalagi po dito. Mag-11 years na po at ngayon po ay may-ari na rin po ako na isang kumpanya. Talaga pong nagamit ko kung ano po yung mga napag-aralan ko, yung pagbibuild po ng rapport po sa mga kliyente po. Pagtuntong ko po ng Dubai, ang hinanap ko po talagang trabaho ay sa admin. Masaya po dahil office work po at 2 days off na. Napaka-busy po dahil po ang mga kliyente po kahit gabi. Kumbaga, open time po kami. Okay na rin po yung kinikita ko po. 12 years na po ako dito sa Dubai at project secretary po ako. Dumating po ako sa punto na kailangan ko nang magkaroon ng pamilya dahil ako po ay stable na. Ang lagi ko pong iniisip ay ano ba ang pangarap ko? Kinausap ko po ang magulang ko. Sabi ko po sa kanila na at kailangan ko na sigurong magkaroon ng magiging kasama sa buhay. Nakilala ko po ang aking asawa, ang ka-Arvin po, sa lokal ng Deira. Parehas po kaming organista.
Nakakatuwa pong isipin na kami po ay pareho pong organista. Nakikita ko po siya na mahusay tumugtog, tahimik, mananampalataya, at hindi na po ako naghanap pa ng iba. Yung unang date po kasi namin, nabanggit niya po talaga na naghahanap po siya ng mapapangasawa. Medyo nagulat po ako doon eh. Pero naisip ko, seryoso po talaga siya. 30 po ako noon, at siya naman po ay 35. Iisip ko po kung ipagkakalaw po ng ama yung pag-aasawa. Naalala ko po yung itinuro sa akin ng aking lola. Masiglang kapatid, lalo na't may tungkulin po sa loob ng iglesia, yung responsable po. Iyon po talaga ang pangunahing hinahanap ko talaga sa mapapangasawa po. Ang una pong sumagi sa isip ko po ay mananampalataya yung aking magiging katuwang sa buhay. Nanalangin po ako, hiningi ko po sa Diyos na magkaroon po ako ng isang mabuting asawa. Kung kami man po ay darating sa pagsubok, alam ko po na mapagtatagumpayan po namin. Napakahalaga po na stable din po financially bago lumusong sa pag-aasawa. Ito po kasi yung ipapantustos natin, lalo na kung lalago pa yung magkakaroon po tayo ng anak. Malaki po ang advantage kapag tayo po ay nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya lang po, kahit po tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, kung wala po yung pagsisikap at pagnanais po na magtamo po o magkamit ng magandang kapalaran, ay hindi pa rin po natin ma-achieve yung goals po natin. Kaya kailangan po talaga magsikap po. At higit po sa lahat, humingi po ng tulong at patnubay sa ating dakilang Diyos. Isang malaking advantage po na pinaghahandaan po ang kinabukasan dahil mabibigay niyo po sa pamilya po ninyo, sa anak po ninyo, ang mabuti rin pong kapalaran. Ang pamamahala po ang inspirasyon po namin na maging matuwid ang buhay namin, sumunod sa mga aral ng Panginoong Diyos, at mamalaging tapat sa aming tungkulin. Totoo pong napakalaking pakinabang kapag tayo po ay sumusunod sa mga aral ng Panginoong Diyos at sa payo po ng ating mga magulang. Pagkat sinumpaan ko sa Diyos na ikaw ay mamahaling lubos mula ng kanyang pagpupluri mga puso natin at damdamin. Kung paano po kami pinalaki ng aming mga magulang, unang-una po sa pagsunod sa mga aral ng salita ng Diyos, pagsunod po sa pamamahala, maging tapat po sa aming tungkulin sa iglesia, pagpahalagan po ang pag-aaral o edukasyon. Ganun din po namin palalakihin ang aming anak. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Kanina po ay tinalakay namin ng kapatid na Leo ang pananagutan ng mga magulang, lalo na po ng mga ama na masustentuhan ng pangangailangan ng sambahayan sa ikatatatag nito. Kaya nga tulad po ng ating napanood kanina, pinaghandaan po nila ang pag-aasawa upang maibigay sa magiging sambahayan ang mabuting kapalaran. Subalit kapatid na Leo, sapat na po ba na naibibigay lamang ng ama o ng mga magulang yung pangangailangang material o pinansyal ng kanilang pamilya para po ito ay maging matatag? Hindi ito sapat, kapatid na Jello. Kailangan ding matugunan ng ama at ina ang marapat na pakikitungo sa isa't isa. Unahin po natin, mga kaibigan, ang ukol po sa mga lalaking may asawa. Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Kolosas sa 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga kaibigan, ang sabi po ni Apostol Pablo, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Kaya hindi po dapat na sinasaktan physically at emotionally ng mga lalaki ang kanilang asawa.
wala pong pag-ibig sa asawa ang gano'n. Paano po ba dapat ibigin ng lalaki ang kanyang asawa, kapatid na Leo? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang nakasulat po dito sa Efeso sa 5:28-29. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Mga kaibigan, ang sabi po, dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Kaya, ang lalaki pong nagmamahal sa kanyang asawa ay hindi po ito gagawa ng masama. Hindi siya papayag na mahirapan, magutom, o masaktan, maltratuhin at pabayaan ang kanyang kabyak. Lalong hindi po niya tatratuhin ang kanyang asawa na tulad sa isang alila. Dumako naman po tayo sa mga kababaihan. Ano naman po ang utos ng Panginoon Diyos sa mga babaeng may asawa? Pakinggan natin, mga kaibigan, ang nakasulat po dito sa Efeso sa 5:33. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Sana po ay napansin ng mga babaeng may asawa at maging ng mga kadalagahang nais ng mag-asawa na kalooban po ng ating Panginoon Diyos na ang babae ay dapat na gumalang sa kanyang asawa. Kaya iniiwasan po niya ang pagsalungat sa kapasyahan ng kanyang asawa. Hindi po siya mapaghanap ng kamalian ng asawa at hindi po niya pinipintasan sa harap ng iba. Tangi po sa dapat gumalang. Ano pa po ang pananagutan ng babaeng may asawa? Pakinggan po natin. At ganito po ang itinuturo ng Biblia dito po sa Efeso. Sa 5:22-23, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Aral po ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia na ang mga babae ay pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Kung bakit ay sapagkat ang lalaki po ang ulo o pangulo ng kanyang asawa. Tulad naman ng Panginoong Jesucristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan. Hindi po marapat na ang babae ang mangulo sa asawang lalaki. Paano pa po mapatutunayan ng babaeng may asawa ang kanyang paggalang at pagpapasakop sa kanyang asawang lalaki? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ng pahayag dito po sa Tito. Sa 2:5, ganito po ang ating mababasa. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, ang mga babae ay dapat na masunurin sa kanyang asawa. Kailanman at hindi naman sumasalungat sa mga aral ng Panginoon Diyos ang ipinatutupad ng lalaki, ay nananagot po ang asawang babae na maging masunurin sa kanya. Kapatid Daleyo, paano naman po kung mamuhay ang babaeng may asawa na katulong sa pagpapatatag ng kanila pong sambahayan? Sa Tito 2:3 ay ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos. Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti. Mga kaibigan, ang babaeng may asawa ay dapat po na mamuhay ng maayos at nagtuturong mabuti sa kanyang mga anak.
Ito po ang dapat na makita ng mga anak na katangian ng kanilang ina. Yayamang ang unang guro ng anak ay ang kanyang sariling ina. Ano pa po ang isang katunayan na ang asawang babae ay namumuhay ng maayos? Ayon po sa Biblia ay huwag anyang maninirang puri at hindi ring mahilig sa alak o walang bisyo. Ito po ay masama. Dapat ang ina ay nakapagtuturo ng mabuti at maging mabuting asawa. Kapatid na Leo, ayon pa rin po sa Biblia, papaano po ba ang pagiging mabuting asawa at mabuting ina? Ganito po ang ating mababasa, mga kaibigan, sa Kawikaan. Sa 31, sa 10 hanggang 12, ganito po ang pahayag. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. At dahil po dyan, ang sabi po sa Biblia, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Kaya tama po ang sinabi ng Biblia na ang mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Sana ay ganito po ang hanapin ng mga lalaki kapag sila po ay nasa tamang edad na at may kakayahan ng magkapamilya. Kapatid na Leo, may mga sambahayan po na may mga kasambahay at ang iba po ay kinailangan ito dahil po sa yung babae o yung ina ng tahanan ay tumutulong po sa kanyang asawa sa paghahanap buhay. Dapat po ba ay iniaasa na lamang ng mabuting ina sa kasambahay ang mga gawain po sa kanilang tahanan? Hindi, kapatid na Jello at mga kaibigan, sapagkat meron pong ganitong mababasa sa Kawikaan. Sa 31, 13, 15 at 17, pakinggan po ninyo. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Mga kaibigan, hindi po masama na magkaroon ng kasambahay. Subalit, hindi po dapat na iniaasa na lamang ng mabuting asawa ang mga gawaing bahay sa kanyang mga kasambahay. Sapagkat ang sabi po sa ating binasa, bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Kaya maagang gumigising ang mabuting ina para mag-asikaso sa kanyang sambahayan. Inihahanda niya ang kakainin at isusuot ng pamilya. Kung meron man silang kasambahay ay siya pa rin ang nangangasiwa kung ano ang dapat po nilang gawin. At kung napansin po ninyo mga taga-subaybay, sa mga ina ng tahanan na talagang hands-on sa mga gawaing bahay, ay dapat namang ingatan po ninyo ang inyong katawan upang maiwasan po ang pagkakasakit. Kapatid na Leo, kung ang mga katangiang ito ay taglay po ng asawang babae, ano naman po ang ibubungan nito para rin po sa kanyang sariling kapakanan? Pakinggan po natin, mga kaibigan, ang sagot dito po sa Kawikaan sa 31, 27 hanggang 29. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mga kaibigan, narinig po ninyo ang sabi sa Biblia, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Sino po ang ina o asawang babae ang ganito? Ang sabi po, ang asawang babae na sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Kaya nga po, kapatid na Leo, ang ganitong asawang babae, ang kadalasan po ay pinupuri ng kanyang asawa. Totoo yan, kapatid na Jello at mga kaibigan. Ayon nga po sa ating binasa, ay maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka.
Ito po, mga kaibigan, ang asawa na napakahirap na mawala sa pamilya. Ito po ang asawa na nais mong makasama sa habang buhay. Mga kaibigan, magiging matatagpo ang sambahayan kung tataglayin ng mag-asawa ang mga katangian na itinuturo ng Biblia para po sa mag-asawa. At ito po ang patuloy naming panalangin sa Panginoon Diyos na makasama namin kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo upang sama-sama nating sundin ang lahat ng kalooban ng Panginoon Diyos sa ikatatatag ng bawat sambahayan. Maraming salamat po, mga kaibigan.